Okay na? So welcome to Sir Win's Accounting Lectures, accounting discussion online na classroom approach. Hindi review, kundi first view. Kaya asahan na mayroong konting jokes, kwento, at kung ano na pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. So today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa share-based compensation. At magsimula tayo sa kanyang textbook definition. Share-based compensation is a compensation arrangement established by the entity whereby the entity's employees shall receive shares of capital in exchange for their services or the entity incurs liabilities to its employees in amounts based on the value or price of its shares. In its simplest definition, the discussion is about the entity giving compensation to its employees, specifically the key personnel, the management, the directors, the officers. It's just that the base of the compensation is the entity's share. Kaya nga ang tawag sa topic is share-based compensation. Bago ang kanyang accounting, alamin lang muna natin ang dahilan bakit ba nagbibigay ng ganito ang entity. Bakit nagbibigay sila ng karagdagang compensation? The reason is simple, to motivate their employees to stay or to hit a certain target. Di ba favorable sa entity kung sakaling yung kanilang mga empleyado ay loyal? O therefore, bigyan mo sila ng karagdagang compensation para sila mag-stay. At alam din naman natin ang madalas na binibigyan nito is yung mga key personnel na merong target. So sabihin natin ganito, may papagawa ka sa kanila. Anong meron sa point of view nila? Therefore, bigyan mo ng dagdag kung sakaling ma-hit nila yung kanilang quota, yung kanilang mga target na nga. Kasi win-win yan sa kumpanya kung sakaling mag-stay sila, kung sakaling ma-hit yung target, nabigyan mo na sila ng additional compensation. At the same time, gumanda pa yung company dahil loyal yung mga empleyado mo at nakukuha mo yung goal mo because you are hitting your target. Okay? Mamaya, babalikan natin yung mga condition na yun. Pero sa ngayon, balikan lang muna natin or pag-usapan muna natin itong definition. Kasi ang banggit dito, ang ibinibigay na compensation can be shares of capital coming from the entity. That's why, ang isang klase ng compensation na to is yung tinatawag na equity settled. Basahin natin. The entity issues equity instrument in consideration for services received. So meaning, ang ibabayad mo talaga sa kanila ay hindi pera, but rather share mo, share ng entity. Okay? The reason is simple. Bakit ginugusto din ng mga empleyado na makatanggap ng ganyan? Okay? Kasi, di ba lagi kang nagtatrabaho? Sweldo ka lang ng sweldo pero hindi magiging sa'yo yung kumpanya. May mga pagkakataon na mas mabuti pa na bigyan mo na rin sila ng share. Kasi di ba ang sabi nga sa finance, walang ibang magmamalasakit. I mean, walang ibang pinakang magmamalasakit sa entity kundi yung may-ari, hindi yung empleyado. That is what we call the agency problem. So para mawala yung ganung klase ng problema, okay? Bigyan mo na rin sila ng share capital. Therefore, itong empleyado, mas tataas yung kanyang moral. Magiging proud siya dun sa kanyang pinagtatrabahuhan kasi hindi lang siya empleyado, but rather may ari na rin siya dahil siya shareholder na rin. Kahit sabihin natin ko konti yun, okay? Yung kakunti yung share na binigay mo, pero ang punto, mas magtatrabaho sila dahil dun. At saka ang isa pa, di ba nga normally binibigay ito sa mga key personnel? O therefore, okay, dahil sila talaga yung nagiging kapitan ng pagpapatakbo ng kumpanya mo, mas mabuti rin na meron na rin silang share capital. Kaya nga meron tayong tinatawag na equity settled, represented by this share option. Another one of giving compensation is this what we call cash settled. Ang banggit dito, the entity incurs a liability for the services received and the liability is based on the entity equity instruments. O di ba binanggit na rin dito sa definition, nagkakaroon ng liability yung entity. Meaning, babayaran nila yan ng cash later on. Okay? Bakit nagkaroon ng additional liability ang entity? Kasi nga, there are services coming from the employees. Pero yung liability na yun ay nakabase hindi dun sa oras na ipinaso o sa kung ano man. Okay? But rather, it depends on the price of its shares. Kasi di ba representation ng ganda ng isang kumpanya yung market value ng kanilang share. Okay? So kung sakaling tataas ang value ng share nila,
merong additional na matatanggap na compensation yung mga empleyado na maaaring cash ang ibibigay na temporarily liability. Kaya nga itong bahaging ito, itong cash settled, is part pa din ng share-based compensation because the value of the cash is based on the value of the shares. Okay? Before, di ba? Before and after. Let's say, nung period kung saan ka nagtrabaho or nung matarget mo o mahit mo yung pinapagawa sa'yo, okay, nung entity. Okay? So ngayon, hindi natin pag-uusapan itong cash settled. Gagawin natin yun sa susunod na video discussion. So, ang pag-uusapan lang natin today, ang focus natin, is this what we call equity settled. Okay? So magsimula na po tayo dito. Okay? Dito muna tayo sa definition. Ano ba ang share option? Ang banggit dyan, these are granted to officers and key employees to enable them to acquire shares of the entity during a specified period upon fulfillment of certain conditions and at a specified price. Okay? Share option. Share ang ipinibigay pero hindi kaagad. But rather, option lang siya. It is a right. Option mo nga eh, to buy share of stocks of the entity na binibigay na nga sa officers and key employees. By the way, wala din namang masama kung sakaling ibibigay yan sa mga ordinaryong empleyado, the rank and file employees. It's just that hindi siya common. More on talagang ito ay sa top management, officers and key employees. Kung saan na nga, okay, kaya nga pangalan ay share option, you have the right to acquire shares of the entity. Hindi din ibinigay ng libre. Pwede rin namang libre, by the way, okay? Nga lang, most of the time, there is a price equivalent. So meaning, pwede kang bumili. Huwag natin kasing iisipin na majority of the corporation is listed in the stock market. Yung tipong pwede kang bumili anytime, katulad ng Jollibee, ng Meralco, ng mga malaking kumpanya. But rather, mas madami yung tinatawag na unlisted. Yung mga closed corporation, di ba? So, hindi agad-agad madaling makapasok dun. So, therefore, okay, to motivate your key employees, sabihin mo sa kanila, oh, sige, pwede kang bumili ng share namin. No? Ibigyan ka namin ng share option. So, nasa sayo kung gusto mo. Ayan. So, bibili nila yun ng mas mababa kaysa dun sa market price. Ayan, parang ganun. So, kasi kung halimbawa, at a market price, therefore, para saan pa't nagtrabaho sila? Para saan pa't naging key personnel sila? Kung o-offeran ng parehas na presyo, dapat merong advantage sa point of view nila. There is something beneficial to them. That's why, yung share option is your right to buy the share of stock of your employer at a lesser price. Okay? Yan po yung banggit dito. Pero syempre, may kailangan paggawa sa'yo. There may be a specified period of time or fulfillment of a certain condition. Yan ang nga yung binabanggit kanina na dahil mag-stay ka, okay? Kasi gusto namin mga 2 taon o 3 taon nandito ka, ikaw ang aming vice president for operation para makakuha ng share option. Or let's say ma-hit mo yung ganitong klase ng target para magkaroon ka ng share option. Kasi kung hindi mo din mamimit yung condition, therefore, hindi mo din makukuha yung compensation, which is the share option, yeah? So tumuloy pa po tayo. Assuming mamit niya yung ganong klase ng condition, how do we measure the value of the share option, of the compensation? There are 2, okay? Method of valuation. Hierarchy nga pala siya. I mean, kung sakaling ibinigay yung number 1, value wala na sa atin yung number 2. What's the first priority? This is what we call fair value method. Okay? You just have to determine the fair market value at the date of grant. Ayan po yung valuation natin. Kasi nga, yung option na yan, even though that is a right, may value yan. Okay? Kasi nga, may advantage ka sa iba. Kasi makakabili ka ng share, sila pwedeng hindi. O, therefore, may value mismo yung share option na yan. Okay? Ang sabi, the measurement is the fair value of that option at the date of grant. Kasi may panahon kung kailan pwede ka na bumili. Okay? I mean, let's say sabihin nila, oh, ito na yung option mo. After 6 months, bahala ka. Within 6 months, okay? Kung kailan ka mag-exercise ng pagbili mo. So therefore, may moment ng pagbibigay ng option. Yun yung tinatawag na date of grant. Nung in-award sa'yo siya. At yung fair market value ng option, maaaring mag-fluctuate all throughout the day or the lifetime of the option. I mean, halimbawa, binibigyan ka na 6 months to buy. O pwedeng yung value ng share option mo, after 2 months, iba na. O therefore, alin ang valuation natin? Ang sabi dito, maliwanag, the fair market value
at the date of grant. Paano kung sakaling ibinigay ng problem, may value yung share option sa ibang date? You will simply ignore. Kasi nga, maliwanag dito at the date of grant yung valuation. Now, how do we compute? Okay? Ganda lang po yun. You have to determine the number of shares. Kasi malamang, merong nasa utak yung entity kung ilang share yung pwede mong bilihin. Halimbawa, 10,000 shares, yun yung option mo. Pwede kang bumili ng ganung karaming shares. Okay? So, the number of shares will be multiplied by the fair market value of the option. Okay? Napag-usapan na may value siya kasi nga makakabili ka sila hindi. Yung pagbili mo, advantage kaysa sa iba. Okay? That's why may sarili siyang fair market value. May mga pagkakataon yan ay given. Okay? E paano kung wala? Kasi nga, the entity is so close. Hindi naman siya ganun kalaki. Okay? By the way, pwede po ito sa mga listed company. Ano? Hinahighlight ko lang kanina na madalas, okay, may ano siya, nangyayari din ito sa mga unlisted corporations. Okay, so again. Okay, paano kung sakaling walang fair market value? Kasi nga, masyadong close yung company. Gagamitin natin therefore yung second priority. This is what we call intrinsic value method. Okay? Pag ating aalamin yung definition talaga ng word na intrinsic, it means panloob. Yung ikaw mismo, may value ka sa sarili mo. Something like that. Hindi ka nagdepende sa kung ano sinasabi ng iba, but rather, nandun lang sa'yo, panloob mo. Di ba? Kaya nga, intrinsic value. Meron siyang computation dito sa kanyang definition. It is the excess of the fair market value of the share over the option price. Again, there is a fair market value of the share. Hindi share option. Okay? Ito kasi pertaining to share option itself. Well, this one is the fair market value of the share, yung bibilihin mo. In our example, yung fair market value ng 10,000 shares. Kung bibilihin ng kahit sino. Okay? Ngayon, di ba, binabanggit na nga natin, dahil meron kang option, kung nawala sila, which is a document, okay? Pwede kang makabili ng mas mababa kaysa bibilihin nila. Okay? Parang sinasabi na dahil meron kang option na bumili sa mas mababang amount, yung difference ng fair market value at nung pagbili mo, yun yung value ng option itself. So, ligyan natin ang illustration. Halimbawa, kung wala akong option, mabibili ko yung share, let's say 180. Okay? Ngayon, dahil ako'y merong share option, dahil ako'y isang masipag na empleyado ng entity, mabibili ko lang siya ng 150. O, di ba? So, therefore, what is the value of that share option? The answer is the difference of the two. Okay? Kasi nga sabi, bakit mo mabibili ng mas mababa? It's because, okay, may option ka. Hindi po yung 150 yung value ng share option. That is the value of the share. Kasi ilalampas mo pang pera yan kasi bibili ka. Okay? Nga lang, okay? Anong advantage mo? May option ka, di ba? Yun na nga yung 30 pesos. Alam ka namang walang value, yung walang intrinsic value, yung mismong option, yung mismong ibinigay sa'yo na dokumento ng kumpanya. Okay? That's why that is the computation to determine the intrinsic value of the share. Okay? How do we compute again? Alamin mo lang yung number of shares na nga. Okay, let's say 10,000. At yung binanggit natin kanina, 180 yung fair market value of the shares and yung option price mo, 150. So yung 30 pesos, yun talaga yung intrinsic value ng option. Okay, again and again. Okay? Kung sakaling hindi lamang given ang fair market value ng option itself at the date of grant, tsaka mo lang gagamitin itong intrinsic value method. So again, this is the measurement. Now let's move on. How do we recognize? Meaning, how do we record? Something like that. Kasi, meron niyang mga kondisyon. Di ba nga? So, yun lang ang sinasabi natin. Let's say, mag-stay ka. Okay, ng ganito kahabang panahon bago mo matanggap. Or mahit mo tong target na to. Okay, so yun yung sinasabi natin kondisyon. Pero may mga sitwasyon na wala. Kaya nga, meron tayo ditong dalawang klase. This is what we call best immediately. Meaning, agad ibibigay. Kasi halimbawa, matagal mo na namang napatunayan na ikaw ay karapat dapat. So therefore, in-award ka agad nila yung option sa'yo. Wala nang kung anumang kondisyon. Wala nang paghihintay. Okay? Yun yung tinatawag na best immediately. The recognition is like this. Okay? On the date of grant, compensation in full. So yeah, sa point of view ng entity, di ba tayo yun, hindi naman tayo empleyado, i-record mo na kaagad magkano lahat-lahat ang value ng ibinigay mo. That's why the entry would be the debit salaries
dash share option, which is an expense account. Kasi nga, again, this is just another way of giving compensation. That's why you debit salaries dash share option, expense account. How much? The answer is, okay? You go back with the measurement. Ayan, something like that. Okay, ano credit natin? Hindi ka naman nagbigay ng share eh. Ang binigay mo yung share option, yung karapatan nila na bumili. That's why yun yung i-credit natin. Share option outstanding. Whatever is the value of the salaries, that will be the value of the share option outstanding. Okay, but I don't. Wala nang ibang computation kasi nga, wala naman siyang papagawang iba eh. Okay? The option best immediately. The compensation best immediately. When you say best, di ba? Makukuha mo na kaagad. Ayan. So something like that. That's why this is the entry. Now, again, okay, option lang siya to buy the shares. What happened if you actually exercise that option? Bibili ka ng shares, di ba? So therefore, sa point of view ng entity, ng kumpanya, we are going to debit cash kasi may bumili sa atin. Okay? Nung pagbili niya, nagawa niya yun kasi meron siyang option. So yung share option outstanding na naka-credit, ginagamit na niya. That's why i-debit natin itong account title na to. Okay? And then, nag-i-issue tayo ng shares. So, may credit share capital at par always. Now, kung sakaling merong difference, yung consideration received, yung cash mo at yung value ng option, with the, ano, the par value, therefore, i-credit natin yung excess dun sa share premium. Okay, let's say ordinary, so dash ordinary, dash preference whatsoever. So, balance ka na. Okay? So, again, this is the, ano, yung awarding of the option, and this is the exercise of the option. Ganun lang kasimple yan sa point of view ng entity. Okay? Now, let's move on. Dito na tayo sa mas madalas nangyayari. Yung tinatawag na do not vest immediately. Meaning, hindi mo kaagad makukuha yung option na yan. Okay? So, what is the, ano, the accounting treatment? We have to allocate the compensation on vesting period. Okay? What does it mean by vesting period? Yan yung panahon na kinakailangan mong maghintay. May kinakailangan mong patunayan pa bago maibigay sa iyo yung gusto mo. Kung lalagyan natin po ng segue ng kaunti yan, yan yung sitwasyon na hindi ka kaagad sinasagot ng nililigawan mo. Meron pang kinakailangan gawin. Saka na pagka-graduate natin ng college, something like that. Okay, pag mayaman na tayo, mga ganun. Yung tinatag na vesting period. Yung panahon na may kinakailangan pang patunayan para makuha mo yung pinakamatamis na oo, something like that. Kung ano. So yan na po yun. Okay, we allocate the compensation on vesting period. By the way, yung entity, pwede na nilang ma-determine or ma-estimate magkano ba yung total compensation na kanilang ibibigay. Okay? Kasi nga may plano na sila eh. Hindi naman nila bibigyan yung ordinary empleyado dyan. Matrado rin mga key personnel nila. So, ano ba magtatanong yan? Ano bang plano? Ano bang makukuha ko sakaling magawa ko yan? So, therefore, ang entity itself, simula sa pool, meron na silang estimate, meron silang idea magkano yung total compensation na kailangan ibibigay throughout the vesting period. Okay? Na kailangan mong i-allocate. Kasi yung idea sa accounting, hindi naman iisang panahon o hindi lang naman doon sa pangatlong taon. Let's say, ano, buong college yan. Hindi naman doon sa moment na pagka-graduate nyo, tsaka mo nakuha yung oo. Parang doon unti-unti yan. Unti-unti mong pinaghirapan yan. So therefore, lagyan mo ng allocation sa bawat panahon na meron kang ginagawa. Okay, yun po yung sinasabi natin dito. That's why we allocate. Natural, ha? So now, what will be the entry? Okay, umpunto, o let's say, ano, nag-i-stay ka pa din. Tuloy-tuloy ka doon sa vesting period. May matatanggap kang salaries. You have to debit salaries plus share option. And you credit share option outstanding. So basically, parehas lang din naman sila ng entry. Kasi nga, this is just another way of giving compensation. It's just that, hindi ito natanggap ng buo, but rather, part lang siya inallocate. Kaya dun sa mga kasunod na taon, magkakaroon ulit ng entry, debit salaries plus share option, and credit share option outstanding. Paulit-ulit lang na mangyayari yan. Kung sakaling limang taon yan, therefore, limang taon kang may ganitong klase ng entry. Okay, kasi nga, patuloy ka nagbibigay ng share-based compensation, may salaries dun, ina-allocate mo lang naman yung total. Okay, something like that po yun. Okay, let's move on. Paano kung sakaling dumating na yung panahon na pwede niya nang i-exercise yung option o ginawa na niya, bumili na siya ng share, what will be the entry? We are going to debit the cash and the share option outstanding together with the credit to share capital and share premium kung sakaling may excess. So basically, whether that option best immediately or do not best immediately, at the end, when they exercise the share option, isa lang din naman ang output. Magbibigay ka ng share sa kanila. Ito lang isa, hinati-hati mo. Itong isa, ibinigay mo lahat.
Okay? So, tumuli mabuo tayo. Ayan. So, by the way, magkakaroon pa din naman tayo ng problem solving para mas ma-appreciate ninyo itong ating mga sample or pro forma journal entries. Okay? Yung ating theories. Now, okay? Di ba binanggit na nga kanina to motivate employees? Na minsan to motivate them, nagbibigay ka ng condition. Kasi walang motivation, walang challenge. Okay? Kung binigay na lang basta. Okay, something like that to ano. So that's why, okay, ang nakakatanggap lang talaga nitong chef option na to, okay, yung tinatawag na mga empleyado na mananatili. So therefore, let's say we have the condition, employees must stay. And then, okay, the target must be hit. Yeah? So let's say yung sale, and then the fair market value of the shares, pwede rin ipatarget nila sa inyo. Halimbawa, bago ibigay yung compensation plan, sabihin nila, ang fair market value natin yung 120. Gusto ko at the end of the year, maging 150 na siya. So ang target niya, the fair market value of the shares. Pwede rin namang amount of shares. Na pagka minsan, yung number of share option na ibibigay pa nila, ay depende pa kung anong target yung nahit mo. Let's say may target number 1, target number 2. Target number 2 is higher than the target number 1. So pag na-meet mo itong target number 2, mas maraming shares ang matatanggap mo. So ang punto po natin, okay, may mga condition. Minsan kailangan mong mag-stay at kailangan mong may mapatunayan. Kailangan mong ma-hit yung gusto namin. Okay? So therefore, sa computation ng compensation expense, yung binabanggit ko rin na salaries, okay, magiging factor sila. Ayan. So una, sabi dito, we have to determine the cumulative compensation. Yung lahat na ng compensation expense mo, okay? Ano nangyari mula una hanggang dun sa kung saan ang panahon na nanduruan ka. So halimbawa, nandun ka na sa second year of operation. By the way, mas maa-appreciate ito kapag nandun ka na sa second year. Kasi sa first year, okay, you just have to do the measurement and you divide by the number of years, magagawa mo na itong entry na ito. Pero pagdating ng second year, okay, meron pa siyang additional information for you to determine how much is the compensation expense. Okay? I mean, ganito po yan. Ano? So alamin mo yung cumulative compensation. Let's say kung dalawang taon na, yung pang first year at pang second year magkasama. Okay? By factoring in the following. Okay? Kasi kailangan mong tanggalin yung mga empleyado na umalis na. Kasi diba nga, yung share yung equity settled na to, sa simula sa call, may plano ka na. Let's say yung 100 empleyado, yung mga key personnel mo, 100 sila. So sila yung binigyan mo ng option. So sabi lang mag-stay kayo ng 3 years. Okay, alam mo naman na yung 100 na yun, hindi lahat, okay, mananatili, may aalis at aalis talaga. So therefore, even though nag-offer ka ng share option, sa bandang huli hindi naman makakatanggap yung iba. Okay, therefore, pag determine mo ng expense, alam ka namang lagyan mo ng allocation yung mga umalis na. So therefore, you have to deduct, okay, or i-consider mo yung yung mga actual employees left in computation of your cumulative compensation. And moreover, dahil yan ay vesting period, mahaba yung panahon, pwede ka rin mag-estimate pa ilan pa doon sa mga empleyado ang maaaring umalis. Okay, kaya isasama mo din yan, yung actual at saka yung estimate. Kasi ito yung punto, maaaring yung option mo, okay, yung plano mo, matagal na yan, hindi lang first time. Inuulit-ulit mo lang, okay, para makakuha ulit sila ng shares o para makakuha ka ng another loyal employee, something like that. So therefore, pwedeng magkaroon ka na ng trend analysis. Now, let's say, sa 100 na nagsimula, ito yung tingin kong aalis sa second year, sa third year. So you can estimate. Okay, that's why they are part of the computation. Okay? Moreover, atin ding you consider yung tinatawag na share option available. Okay, yan po isang ligong terminology. Ang punto lang nga natin, yan yung kanina na kung sakali na ma-hit mo yung target number 2, right? Ito yung number of shares na available sa'yo. Okay, at kung target number 1 naman, ito lang, something like that. Okay, you have to consider all of them in your computation. Okay, to determine this what we call cumulative compensation. Yan. So, mas maganda na magkakasamang lahat. May ibang paraan ng pagkikwenta. Pero para sa akin, you have to compute the total compensation as of the moment na nandun ka na kung second year na. Okay? Kasi, this computation is pertaining to estimate. Okay? Kung meron na po kayong idea doon sa pinatawag na accounting estimate wherein the treatment is currently and prospectively, I mean, ang punto ganito. Okay? Yung mga nakaraang taon, kung sakaling may nabago dun sa kasunod na taon, ay hindi na mag-a-adjust yung dati. Okay? I mean, alamin mo lang yung total ng mula una hanggang dulo at i-minus mo yung dati, yung matira lamang, okay, ang pupunta dun sa ngayon. Kasi nga, yung dati,
ay hindi na mag-a-adjust. Kasi nga, ito daw ay estimate. Di ba nag-estimate ka kung ilan ang mag-i-estimate na empleyado, kung ano yung matarget na mahihit nila? Okay? So again, mas magandang kunin mo yung cumulative compensation together with the estimate, the new estimates, at i-minus mo na lang yung mga dati para ma-determine yung current year compensation since this is an accounting estimate. Okay, the treatment is currently and prospectively. Para mas ma-appreciate yun, magsagot tayo ng problem dito mga minsan, okay? So sa ngayon po, theories lang muna. Masayang po yung ano, pinakang format, okay? Kung hindi nyo pa rin masyadong magmakuha, okay? Balikan nyo nga talaga yung tinatawag na accounting estimate, okay? By the way, kung third year na po siya, so let's say kunin mo pang-tatlong taon cumulative compensation. Ang itididak mo dito ay previous years, okay? So let's say dalawang taon yan, okay? So therefore, total ng dalawang taon yung sasama mo dito. Bas para makuha mo lang yung pang isang taon para sa subsequent entry mo. Okay? So let's move on. Yan. So di ba nga may pinatawag na do not vest immediately. So merong vesting period na kailangan mong magawa. Okay? May mga sitwasyon din na may tinatawag na acceleration of vesting period. O what does it mean? Yung tipong let's say 4 na taon bago ka sagutin. Okay? Ngayon, hindi na ganun. Bumilis. Yung tipong, sige na nga, hanggang ano na lang, hanggang maka 4th year tayo. So therefore, there is an acceleration. Kasi nga daw, pag 4th year na, ayos na eh, lusot na daw. Parang ganun. Sigurado na rin daw yung future. Okay, so therefore, sa halip na hintayin mo yung ganun, nung ganung panahon, biglang bumilis. May acceleration of vesting period. Now, what will be the treatment? Okay? How will we compute? The answer is simple. Huwag nyo na pong babaguhin yung pinag-usapan natin kanina. Okay? You just have to determine how much now is the compensation expense cumulative. Okay? Kasi kung halimbawa nag-accelerate, sana i-allocate niya pa ng 2 taon. So wala ka ng allocation. Kunin mo na yung pang 2 taon, sama-samahin mo na. Isama mo na rin yung ano, mula una. Okay? Ang inupunto, di ba? Kung baga kunin mo na ng buo kasi nag-accelerate yung vesting period. So ganun po yun. Kunin mo yung compensation ng time na yun na nag-accelerate. Walang nabago. Okay? Consider mo rin itong mga to. Kung sakali mang meron pang kailangan maisip dyan. Okay? Malamang mawawala din yung estimated employees that will left. Diba? Kasi nga, final na siya, nag-accelerate yung vesting period. Pero yung punto, kunin mo yung pinakang total at i-minus mo yung record mo dati. Therefore, yun yung magiging compensation expense mo for that particular year. So again, mag-accelerate or hindi, same lang yung concept ng computation. Okay? Para sa subsequent years compensation. Okay? Sino po yun? Tapusin na po natin dito sa dulo. Paano kung sakaling yung condition ay binago? Okay? I mean, tong mga to. Ayan. So let's say, yung makukuha, dati 10,000, gagawin lang 20,000 na shares. Okay? Or dati 10,000, bigla naging 8,000 na shares. Okay? Or let's say, yung vesting period, kung gano'ng katagal silang mananatili, dati 5 taon, ngayon 3 taon na lang. Or let's say, dati 5, ginawang 7 taon. So therefore, that is a modification of condition. Now, what will be our treatment? Okay? We have to determine first. Is that beneficial to employees? Okay? Kung sakaling beneficial sa employees, okay? Ang ating magiging part ng computation would be the original condition and the modification pag kasamahin mo siya. Okay? Punto ganito. Kung beneficial yan sa empleyado, di pa tayong entity, beneficial sa kanila, marami silang natanggap. Sa point of view natin, marami tayong ibinigay. Okay? Dahil beneficial yan sa kanila, tataas ang expense sa point of view natin. Naginus na rin naman natin yun kasi we think long run, di ba? Malay mo, talagang ano, kailangan natin yung empleyado na yan, okay? Bigyan natin ng reward pa, okay? Pinaganda mo pa yung reward na ibibigay mo. Ang punto, okay? Dahil pinapataas mo yung expense mo, dahil magbibigay ka, e-record mo ng buo. With the original condition and the new, okay? The modification you made because that is beneficial. O, mas mataas therefore ang expense mo. Ayan. Pero kung sakaling minodify mo, but the effect is not beneficial to them. So, not beneficial to them, employees po yung point of view ha. Okay, dito po sa ating discussion. Okay, ngayon, kung babalik na rin mo, kung not beneficial to employees, therefore, yung expenses ko bababa. Malamang, okay, not beneficial to them. Ikaw ay ano, bababa expense mo sa financial side. Maaaring yung effect ay qualitative pero sa quantitative effect, okay, bababa ang expenses mo. Ngayon, wala. Hindi mo siya papansinin yung modification. But rather, the measurement of the compensation expense is based on
the original condition only. Walang effect ng modification na pagbaba. Okay? Naniniwala akong ang dahilan is conservatism. Okay? Ito po yung ano, opinion ko lamang. Okay? Conservatism in a sense na kung tataas ang expenses natin, okay, we're recorded. Ayan. Even though hindi pa nahihit yung target. Okay? Kasi nga, may vesting period pa. Pero kung sakaling, okay, yung expenses na yan ay pababa. Ayan. Income, parang ano, saving sa atin. Huwag na huwag na nating i-record yun kasi conservative tayo. Doon tayo sa more on expenses kaysa doon sa ano sa income side natin. Kung nakatipid tayo because there is a less expenses. I believe that's it. Okay, that's why kapag na-modify, okay, original pa rin. Kasi malay mo later on, hindi na sila ma-motivate. Malay mo, okay, minodify mo papangit, di ba? Babago ko rin ang isip, ibalik mo sa dati. So, dapat magkakamali ka lang ng estimate mo, nung changes mo sa modification mo. Kung ibabalik mo rin lang naman pala sa dati. Kaya nga, original, condition pa rin gagamitin. Yan po ay ano lang, sarili kong opinion, wala po yung masyadong basis, okay? Basta kung sarbutism po yun. Ayan. Basta pinipili sa employees, expense mo totally. Kapag nagpinili siya, doon ka lang sa dati. Okay? Para walang ano, wala kang nabagong sa record, hindi bumaba yung expenses mo. Ayan. So marami na po tayong nabanggit regarding share-based compensation. May problem solving file po tayo dito para mas ma-appreciate itong topic. Okay? Pero sa ngayon, magpasalamat na po kami kung sakaling nag-enjoy ka sa ating simpleng discussion. Maaari nyong i-like itong video discussion na to. Pero kung gusto mo mo mas mag-enjoy, mas may matutunan sa share-based compensation, particularly cash settled, nandito pa yung iba namin mga video lecture, maaari nyong mapanood. So yun lamang.